Shout out sa mga madalas uminom at mag-party dyan. Tara at ating pag-usapan kung paano mawala o mabawasan ang hangover. Ano-ano nga ba ang mga pwedeng gawin? Kainin o inumin para mabilis mawala at mabawasan ang iyong hangover at kung ano ang epekto nito sa katawan. For most students, workers, parents, at syempre mga tambay, ang wild parties and long nights ay normal at parte na ng ating buhay. Nandyan halimbawa kapag nakapasa sa exam, birthdays or any occasion, get-togethers, at mga bagay na dapat i-celebrate. Minsan, hindi maiwasan ang uminom sa mga celebrations na pinupuntahan natin. Unfortunately, kinaumagahan, madalas lumalabas na ang hangover. Typical symptoms nito ay sakit ng ulo, pagkahilo, pagduduwal, feeling uhaw, sensitive sa liwanag at tunog, feeling pagod na pagod, may problema sa tiyan at madalas bad mood. Yan ay dahil sa kapag uminom tayo ng alcohol, ang ating katawan ay naglalabas ng mas maraming fluids o tubig kesa i-absorb ito. Kaya naman na-dehydrate ang ating katawan at maging ang importanteng minerals ay nababawasan din. Paalala, dapat iwasan ang paggamit o pag-inom ng pain relievers at matapang na kape para labanan ang hangover dahil maaari itong maka-irritate lalo sa iyong tiyan. Instead, subukan ang mga sumusunod na home remedies na maaaring makatulong para mabilis mabawasan at mawala ang hangover. Don't worry, dahil ang mga nasa listahan na aming ginawa ay mga bagay na madalas makikita sa bahay o kaya mabibili sa tindahan. Let's start! Antacids. Ang alcohol ay nagkukos ng problema sa tiyan, kaya maaring uminom ng antacid para masettle o mapakalma at guminhawa ang kumukulo o masakit na tiyan. Kung walang stock sa bahay, maraming over-the-counter antacid sa mga butika na maaring mabili, gaya ng Gaviscon at Cremel S. Sprite. Sa isang research na ginawa sa China, nakita na ang Sprite ay nakakapag-stimulate ng katawan para ma-breakdown ang byproducts ng alcohol ng mas mabilis. Ibig sabihin, nakakatulong ito para mabilis na mapagaan o mawala ang hangover dulot ng alcohol. Chamomile tea. Common ito na makikita sa groceries at butika. Ang chamomile tea ay nakakatulong para mapakalma ang tiyan mo na puno ng alcohol. Nakakatulong ito sa hindi makatulog ng maayos at restlessness na madalas nakaramdaman pagkatapos mag-party at mag-sangyup ng alcohols. Gaya ng ibang tsaa, hayaan mong mag-cool down ito bago inumin ng dahan-dahan. Kumain ng agahan. Ang pagkain ng agahan ang isa sa well-known remedy para sa hangover. Isa na sa rason nito ay dahil ang pagkain ng agahan ay nakakatulong para ma-maintain ang blood sugar levels. Although hindi ito ang main cause ng hangover, parte pa rin ito at nagbibigay ito ng pagkaduwal, panlalambot at fatigue. Bukod pa dyan, ang pagkain ng agahan ay nakakatulong para maghatid ng vitamins at minerals na nabawasan dahil sa labis na pag-inom. Luya. Kung ang pagkain ay hindi effective pang alis o bawas ng hangover, maaari mong subukan ang luya para guminhawa. Ang miracle root na ito ay mayroong maraming vitamin C at magnesium na effective pang laban sa pagkahilo at pagduduwal. Pwede mong i-grate ang sariwang luya at ihalo sa tubig at inumin. Pwedeng inumin ito as tea. Effective din itong nagpapakalma ng tiyan at mainam sa nervous system. Dahan-dahan lamang itong inumin. Pwede ding ngumuya ng maliliit na slices nito. Honey. Alam mo ba na pagkatapos uminom ng alcohol, madalas bumababa ang blood sugar level? Yan ang dahilan kaya naman feeling pagod at lataka kahit na nakatulog ka pa ng mahaba. Ang honey ay maaasahan to pick you up at magbigay ng much needed kick sa umaga kapag hirap na hirap kang gumising. Ang fructose na laman ng honey ay nakakatulong din para ma-breakdown ng alcohol sa iyong sistema. Bukod pa dyan, ang honey ay mayroong anti-inflammatory enzymes, bioactive substances, at antioxidants na very helpful sa katawan. B vitamins at zinc.
Lumabas sa mga pag-aaral na ginawa, ang mga tao na mayroong B vitamins at zinc sa kanilang diet ay mas kaunti at less ang hangover na nakakanasan kumpara sa iba. Saging, isa sa mga pagkain na nagpapaganda ng mood. Ang saging na good source ng potassium at magnesium ay kilala din na epektibong gamot para sa sakit ng ulo, dala ng hangover o labis na pag-inom. Kaya naman kapag nakakaramdam ka ng buzz sa iyong ulo pagkagising, i-grab at kainin mo na yung saging sa kusina nyo. Pwede mo din itong gawing shake, haluan lang ng gatas at isang kutsarang honey. Maligo. Kung may hangover, pagkatapos makatulog ng maayos, ang pagligo ay makakatulong sa'yo. Bukod sa nakakalinis at nakakabango ng katawan, giginhawa din ang iyong pakiramdam at nakakagising ng diwa. Tomato juice. Try to check if merong tomato juice sa ref nyo para masubukan ang trendy drink na ito. Mas kilala ito sa tawag na airplane beverage. Haluan lamang ng lemon juice at kaunting asin. Kung kaya, mas maganda kapag haluan din ng kaunting paminta. Tubig. Last but not least, tubig. Ang best remedy para sa hangover. Siguraduhin na uminom ng maraming tubig habang nagpa-party-party. Uminom ka ng non-alcoholic drinks occasionally during the evening. Huwag puro alcohol lang. Switch mo sa pag-inom from time to time. Ang pag-inom ng alcohol ang sanhi ng hangover. Hindi ito simple lang dahil ito ay nakakaapekto sa ating katawan. Narito ang mga nangyayari sa katawan kapag umiinom ng alcohol. Dehydration. Ang alcohol ay diuretic. Ibig sabihin, pinapadami nito ang produksyon ng ihi. Kaya maraming fluids ang nawawala sa katawan. Binabawasan din ng alcohol ang pag-release ng hormone na vasopressin. Ito ang nagbabalanse ng tubig sa katawan. Fatigue, pagkauhaw, at sakit ng ulo ang epekto ng dehydration. Electrolyte imbalance. Ang ilang chemicals na tinatawag na electrolytes ay kailangan ng ating katawan. Kasabay ng madalas na pag-iihi dala ng labis na pag-inom ng alcohol ay natatapon din ang electrolytes. Nagiging sanhi ito ng electrolyte imbalance. Inflammation. Pinapataas ng alcohol ang inflammation sa buong katawan. Ang inflammation ay normal at natural reaction ng ating katawan para labanan ang harmful agents. Ilan sa sintomas nito ay sakit, redness, heat, pamamaga, at kawalan ng function. Ito ay may malaking parte ng dahilan sa hindi magandang pakiramdam ng hangover. Mababang blood sugar. As the body processes alcohol, gumagawa din ito ng lactic acid. Ang lactic acid ay nakakapagpababa ng produksyon ng blood sugar, resulting fatigue, hunger, and shakiness. Hirap sa pagtulog. Well, ang alcohol ay sinasabing sedative at maaring makapagpaantok. Ang hangover na sintomas nito ay nakakasagabal naman sa tulog. Maaring magkaroon ng insomnia kapag bumababa ang blood alcohol level, kaya makakaramdam ka ng fatigue o yung pakiramdam na labis na pagkapagod. Ang alcohol ay nagiging sanhi rin ng difficulty sa iyong katawan na mag-regulate ng temperature at nakakaapekto din ito sa hormones natin. Narito ang mga senyales ng hangover, depression, anxiety, at irritability. Hindi makatulog ng maayos, pagkahilo, vertigo, ito yung feeling na gumagalaw kahit hindi naman. Fatigue, weakness, headache, red eyes, sensitivity sa liwanag at tunog, mabilis na pulso, mataas na blood pressure, mabilis na heartbeat, sakit sa katawan, pagduduwal, pagsusuka, masakit na tiyan, pagpapawis, pagkauhaw, at panginginig. Maaari ka rin magkaroon ng problema sa memory, concentration, at coordination kapag may hangover. In general, ang lala ng mga sintomas ay depende sa kung gaano kadami at katagal kang uminom. Ang pagkakaroon ng mga sintomas ng hangover ay depende din sa iyong health conditions at ibang factors. Gaano ba katagal ang hangover? Typically, ang sintomas ay lumalala kapag nag-back to zero na ang alcohol level sa katawan. Maaari itong magtagal ng isang buong araw o higit pa. So, pwede bang mabawasan o maiwasan ang hangover?
Kung hindi maiwasan at nais mong ma-enjoy ang iyong inumin ng walang sintomas ng hangover, dapat ay tandaan mo ang mga sumusunod. Drink less, drink slowly, choose wisely. Sinasabing ang dark colored drinks ay mas nagbibigay ng hangover kumpara sa mga light colored drinks. Uminom ng tubig. Drink at 1-hour rule. Isang drink, isang oras. Yan ay para maiwasan ang mataas na level ng alcohol sa katawan. In short, para di ka malasing. Salamat sa panonood. Sana ay nakatulong kami sa'yo. Hanggang sa muli, ito si Karunungan TV na nagpapaalala na huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel at drink responsibly.